May mga wika o dialekto nga daw sa ating bansa na nanganganib na nga daw na mawala. Upang mas maintindihan natin ang usaping ito at sagutin ang ating mga katanungan, makakasama natin ngayon ang OIC Director General ng Komisyon sa Wikang Filipino, Ginoong John Enrico Torralba. Welcome po sa Schoolmates! Unang-una ay nais magpasalamat sa pag-imbita ninyo, sa pag-imbita ninyo sa KWF sa inyong show. Bilang panimula po, no, ilan po ba ang mga wika na naitalang, or rather, yung mga naitalang wika na po tayo ngayon na, at ilan na lamang po ba yung ginagamit pa rin po sa ating bansa? So, noong 2013 ay nagkaroon ng, sinimulan yung research tungkol sa ilan na ba talaga yung mga wika sa ating bansa, at nakitang meron po tayong 130 na wika. So, sa 130 na ito, meron tayong 40 na endangered o nanganganib na wika. Ginoong Torralba, meron po tayong tinatawag na endangered species dun sa mga hayop, Tricia. Yes. Pero meron din tayong endangered languages rin, Sir John, na tinatawag. No? Ano po ba yung pagkakataon na para po makonsiderang endangered ang isang wika o dialekto? And Ginoong John, bakit po ba ito nangyayari? Yung UNESCO merong binuong mga parabang batayan or bases kung paano masasabing buhay ang wika at kung ito ay nanganganib. So merong halimbawa yung ligtas, yung kategorya ng ligtas na ibig sabihin ginagamit ang wika ng lahat, sa lahat ng edad, mula kabataan hanggang sa matanda. Meron naman yung diligtas, ito yung ginagamit yung wika ng ilang bata sa lahat ng domain. Ibig sabihin, mga kabataan, may matanda, pero sa bilang ng mga bata ay kumunti na lamang. At meron naman yung tatawag natin definitely endangered. So, ibig sabihin, sa RISA survey, kung ang lumabas ay yung mga matanda na lamang ang gumagamit at wala yung mga bata, ano yun? Definitely endangered. Kasi walang nangyaring pagpapasa ng wika. At meron yung severely endangered, ang gumagamit na lamang talaga ay yung mga lolo at lola, hindi nila yung mga magulang. Doon kasi sa isa, ay yung mga tanda, ibig sabihin, wala yung mga tito, tita, mga magulang, mga lolo. Pero pag severely endangered, mas malupa, ay yung mga tanda na lamang, mga lolo at lola. Meron naman yung critically endangered, ang gumagamit na lamang ay kukunti na lamang yung bilang. Kasi mahirap mo na makakita. Pero meron, pero konti na lamang. At meron tinatawag natin extinct. As in, wala nang matukoy na speaker ng wikang iyon. So, yun yung mula dun sa ginawang criteria or batayan ng UNESCO. Kanina nga po, nabanggit nyo na ang batayan, ika nga, sa kumbaga pagiging ligtas or diligtas or until endangered, ika nga yung term natin doon, no, ay based sa paggamit or usage. Base po sa inyong pag-aaral, yes, aling mga lingwahe po ba ito na mga nanganganib ng mawala? And sa tingin niyo po, ano po ba yung mga ginagawang hakbang ngayon ng ating pamahalaan upang hindi po ito tuluyang maglaho? Okay, so katulad na bakit kanina, meron tayong 40 na nanganganib na wika sa iba't ibang level. In fact, iba nga doon, mahirap nang masabing nanganganib dahil extinct na nga. Halimbawa, doon sa mga kukunti na lamang yung nagkasalita ay yung wikang Arta na nasa Quirino. Meron naman yung papakaunti na. Ibig sabihin, mula nung unang research ito hanggang sa latest research ay mas kumaunti pa. Ito yung wikang Inata. Ito yung sa Negros Occidental, kung hindi ako nakakamali. Meron naman tayo sa Mindoro. Batay sa unang saliksik ay kumakaunti na lamang. Ito yung Ratagnon Mangyan sa Nueva Vizcaya, Igowak. Sa Benguet ay yung Karaw, sa Aurora yung Tagabulos, Pangasinan yung Bulinaw. Marami actually, kung isa-isay natin. May mga patay naman, yung halimbawa yung wala nang makitang extinct, ibig sabihin, wala nang makitang speaker, yung wika ng Aita Tayabas. Sa Quezon ay yung Katabagan, Agta Sorsogon, at yung sa Abra, yung Agta Villaviciosa. Ito pa lang so far. So patuloy pa rin yung aming paliliksik. So ano yung mga ginagawang hakbang
ng pamahalaan, particular na yung Komisyon sa Wikang Filipino, ay siya sa liksik at idinodokumento ang mga ito. Kumbaga, yung mga umiiral at yung mga na, maaaring manganib ay idinodokumento ito. Kumbaga, kailangan kasi magkaroon tayo ng record ng mga umiiral at yung mga nanganib upang maging gawing reference sa pagsasalin at pagtuturo ng wika sa mga susunod na henerasyon. Pero meron kaming particular na programa, ito yung tawag naming Bahay Wika. Okay? So yung Bahay Wika ay isang community-based na eskwelahan na ang focus ay pagtuturo ng mga tanda dun sa mga bata, kung mga toddler to mga tem. O nagtuturo yung mga tanda ay binibigyan namin ng suporta upang maisalin kahit yung ilang kahit pa konti-konting salita at yung wika nila dun sa mga kabataan. So meron na nito sa unang naituro sa Bataan at ngayon ay para sa wikang ay Tamagbukon at ngayon ay may hinahandang pagtatayo para sa wikang sa Negros Occidental at sa wikang Alta na mga Alta ita rin yun ata pero iba-iba rin tawag sa San Luis Aurora. So bukod sa liksik, ito nga yung paglalagay pagtatayo ng mga bahay wika at piano kami natawag na Master Apprentice program. Ang ibig sabihin nun, yung mga tanda, magtitrain sila ng mga kabataan o ng mas bata sa kanila upang sa ganyan ay hindi na lamang matatanda yung nakakalam, kundi meron silang makakatulong na baba para sa pagkuturo ng wika na yon sa mga bata. Right. Kaya nga po, sinasabi yun sa tema ng ating buwan ng wika ngayong taon ay wika nga po, Ginoong Torralba yung ating kasangkapan sa pagtuklas at paglikha, no? Pero, sir, para sa ating mga manonood, sa ating mga schoolmates, bakit po tayo dapat magkaroon ng pakialam sa issue na to, no? Ano kaya yung mga paraan na pwede nating magawa para maiwasan ang pagkawala ng isang wika, lalo na Ginoong Torralba sa mga kabataan? Mahalagang makialam tayo rito dahil yung wika ay tayo yan. Isa nga sa mga identifier kung saan ka galing na bansa, kung saan lahi ka, ay sa pamamagitan ng wika. Kung baga, kunyari na sa ibang bansa ka, tapos pagsalita ka doon, bubigkas ka ng isang salitang, halimbawa, Filipino, kung sino lumingon sa'yo, tsak yun ang Filipino. So merong pagkakakilanlan eh. At siyempre, yung wika, ayan eh, parang yan yung vessel, at siya rin yung parang repository ng ating nakaraan, ng ating kasalukuyan at siyempre magiging parang resource ng ating kaalaman para sa hinaharap. Pero isipin natin na walang superior or inferior na wika. Kumbaga lahat ng wika ay pantay-pantay. So at pangalawa, siyempre pag-aralan. Kung tayo ay hindi na pamilyar, yung mga kabataan na hindi na pamilyar, ay siguro humingi ng tulong sa kanilang mga kamag-anak at o kaya magulang na marunong ng wika ngayon. At aralin, kahit hindi naman kailangan salitain muna eh, marinig lang, maging masanay lang yung ating pandinig, unti-unti matututo sila rito. Pero siyempre, malaki rin yung papel nung edukasyon. Sa paaralan, meron tayong natawag na MTB-MLE program, yung Mother Tongue-Based Multilingual Education na ginagamit sa unang tatlong grado sa elementarya para magturo ng wika, ng agham, ng matematika and so on. So mahalaga rin magkaroon ng ganung programa. Siguro tingnan pa rin natin kung gaano ba ka-epektibo yung kasalukuyang programa at inisip ang paraan paano pa pag-uusahin ito. At siyempre sa mga magulang ay maging ganun ding pananaw na mahalaga yung wika kaya kailangan sanayin kahit maging pamilyar lang muna yung mga kabataan. So maaari silang kasapin nilang mga anak nila o mga pamangkin nila sa mga wikang iyon. At siyempre, mahalaga pa rin talaga ang mahalaga nito matuto yung kabataan eh. Kasi yung mga tanda, marunong ng wika yan. Kung hindi masasadin, ay maaaring ang maglaho o manganib yung wika. So both, yung mga elders at yung mga kabataan, merong mahalagang papel para mapangalagaan natin, hindi lamang ang ating mga pangunahing wika, maging yung maraming pa nating
wikang katutubo. Alright, maraming maraming salamat po ulit, no, Ginoong John Enrico Torralba, sa pagsama po sa amin. At syempre po para sa mga manonood natin, na kumbaga sa August lamang nila naaalala yung buwan ng wika. No? At sana talagang tuloy-tuloy natin itong pangalagaan beyond August, beyond man sa isang buwan lamang na ito. At sana patuloy tayong matuto kung paano nga ba natin mapapangalagaan yung wika natin. Na syempre po, kayo po ay nakapagbigay rin ng kaalaman sa amin more on this topic ngayong gabi. Maraming maraming salamat po ulit, Sir John! Maraming salamat din po sa inyo.